Maraming salamat sa Intramuros Administration. Oh, nakita nyo ba yung nangyari ngayon sa Intramuros? Nag-ilaw na rin sila. Oh, pasyalan na, pumasyal po kayo sa Intramuros ngayong gabi. Oh, ay, nako, magugulat po kayo. Maraming salamat, Secretary Bernard Romulo. O, oh, kita ninyo, national government, local government, no? Nag-ano na, ano? Oh, ah, maraming salamat sa post office, sa National Museum, kay Barnes, Director Barnes ng National Museum. May mga ilaw na rin, yung building nila. Nagiging City of Light. So, magama. Palacio del Sana. Ganda naman. Yes, magandang hapon po mga kabayan, ay Siren TV po. At right now, narito po tayo sa Fort Santiago. Dito po sa Intramuros. Nung nakaraang gabi nga po, ay pinopromote po ito ni Mayor Isko Moreno, no? Kasama sa kanyang capital report. According nga po sa kanya, ay nagbabagong bihis ang Fort Santiago. Kung kaya't, kikita po natin sa ngayon, ang dami pong mga kababayan natin na gustong mabisita itong Fort Santiago. So, ang dami din pong foreigner na nagsasadya dito. At alamin po natin kung magkano po yung entrance fee. Magkaiba po yung sa adult, saka sa mga children. Madalas po kami pumunta rito ng Sabado, no? At Linggo, no? Pero hindi naman ganito kahaba. Palibasa nga po pinopromote ngayon, no? Itong Fort Santiago, itong Intramuros. At kita po natin nga, ang daming nakapila. So, nakikita po natin doon, yung children is 50 pesos. At 75 naman yung as adult. So sa harap po ng Fort Santiago, ay ito po yung mga building na naririto. Saka the best time na pumunta rito na ganitong palubog na yung araw. Hindi siya gano'ng mainit at maya-maya lamang makikita na natin yung mga kapis lights na ikinabit nga po dito. So, mas marami pong bumibisita rito at mas marami ding income ang Maynila. Ayan, at nakakatuwa naman na dumadagsa ang mga tao rito para mabisita itong makasaysayang Fort Santiago. Yan guys, naririto na po tayo sa loob ng Fort Santiago at nakikita na po natin na binuksan na itong mga kapis lights. Siyang nagdaragdag ng kagandahan dito sa lugar ng Fort Santiago.
Time check nga po pala, it's 5:54 ng hapon at January 11, 2020. Nakikita po natin ano, ang haba pa rin ng pila sa labas. Kung kaya't nakakatuwa naman na masigasig na pinopromote ni Mayor Isko Moreno itong Fort Santiago, kung kaya't marami pa nagpupunta ngayon dito. Naririto po tayo lagi no, ng Sabado at Linggo. No? Napupunta tayo dito, hindi naman ganito karami. Pero ngayon, sa tingin ko nadagdagan yung mga taong bumibisita rito sa Fort Santiago. At yun nga po, natatanaw na natin yung fountain doon. Ano? At may iba't ibang kulay. At lapitan po natin. Siguro much better kung dito tayo mag-umpisa. Wow, it's amazing. Tama-tama lang yung timpla ng mga ilaw. No? Hindi ganong masyadong maliwanag, pero tama-tama lang, enough na enough na. Puntaan po natin yung fountain, mga kabayan. Nakikita ko na yung mga iba't ibang kulay dun sa fountain. So tingin ko dito na nakuha ni Mayor Isko Moreno yung idea doon sa fountain, ano, dancing fountain doon sa may Andres Bonifacio Shrine. Ito kung saan may time na madaraanan mo itong pinaka-flooring, at may time din na especially pagkahapon ay sisindihan na itong mga ilaw sa fountain at pinaandar nga yung mga tubig. Wow, ganda. Thank you.
hintayin po natin, ano, siguro ganito rin yung outcome ng dancing fountain sa may Andres Bonifacio Shrine.